Sana naman po mapagpalang gabi para sa lahat. Kumusta po ang kayong lahat sa inyong mga tahanan? Nais ko pong batiin ang mga kaibigan nating nandirito sa Zoom kasama natin sa oras na ito. Nais ko pong magbukas po kayo ng inyong mga kamera at ma-recognize po namin kayo sa gabing ito. Salamat po sa pagtugon. Una po dito, nakikita ko po sa screen ang Jason De Los Reyes family. Kumusta po? Next po is Sister Roselle Avila. Kumusta Sister Roselle? Sister Gwen Paler. Ayan po si Brother Jomarie Barbara. Kumusta po brother? Sister Nanay. At si Sister Avila, yung katabi niya pala. Sister Avila pala yon. Next po, si Sister Des Piliada. Sister Lorena Mendoza. Hello po. Po. And Sister Remeline Manata. Magandang gabi. Brother Aquilino Bautista. Brother Hello Aki, po. Magandang gabi. Brother Van Howell. Kumusta po? Kanina po ako nag-isip, sino ba itong saludar, Jonah? Sila Sister Hidalgo pala. Magandang gabi po magandang sa inyo. Sister, Brother Lemuel and Sister Christine. Magandang gabi po. Sa kanyang baby na kasama, Sister Lizelle. Magandang gabi po. Sister Ariel May, salamat po sa pagdalo ngayong gabi. Si Brother Tino. Brother Tino, palagi ilang gabi ko na po siya nakikita. Maganda gabi po sa inyo. Sino pa ba nandirito? Si Sister Andrea. Magandang gabi po. The Ramos family. Si Sister Mel Angeli Kapilian. Sister Kaisel Laihi Avila. May nakaligtaan pa ba ako, Brother Lito? I think nabanggit mo na po sila lahat. Brother Felix Bautista. Sister Julie De Ramos. Ayun, ang ating ano kami gabi. Tagapag sa Sister Melanie Makatangay. Ayun. And si Sister Jing nasa tabi. Magandang gabi. Magandang gabi sa lahat. Po. Sister Gwen Paler. At sa lahat po nating mga viewers sa FB Live, magandang gabi po sa inyong lahat. At magandang gabi na po sa ating mga viewers natin sa FB Live. Isang bagong panimula, hamon sa pamilya, ay ang paksang tatalakayin ngayong gabi. Interested to, mukhang magandang usapin ito mga kapatid. At ito ay sa pangunguna ng tatalakay na si Sister Lani Makatangay. At ang usapin pang kalusugan sa health lecture na si Sister Julie De Ramos. Opo, yun po ang ating mga tagapagsalita ngayong gabi. Pero bago po tayo dadako sa panimula po sa ating programa ngayong gabi po, nais ko po, meron po akong ilang announcement po dito. Bukas po ng gabi, ang panghuling gabi na po ng ating Family Evangelistic Series. Matatapos na po natin ang ating 9 series. Pero bukas po, araw ng Sabat, inaanyayahan po namin ang lahat, lalong-lalo na ang mga kasama namin dito sa Zoom, na meron po tayong virtual Sabbath service, ang Jordan Heights SDA Church. Inaanyayahan po namin ang lahat, lalo na aming mga bisita ngayong gabi, na manood po sa Sabbath service, na mag-umpisa po ito 9 a.m. to 12 noon sa pamagitan po ng FB Live. Ito po ay makikita sa page ng Jordan Heights SDA Church. At welcome po ang lahat sa Sabbath program na ito. At ngayon po ay sama-sama tayo makinig at matuto sa mga paksang patuloy nating pag-aaralan. Muli po, welcome ang lahat ngayong gabi at pagpalain tayong lahat sa ating pakikinig. Thank you.
Aleluya, Diyos ang kasama, ang salita niya ang gabay nila. Pangunahan ang iyong tahanan, ang pagsamba ay huwag kalimutan. Mga magulang, huwag ninyong kalitaan, na ituro ang salita ng Diyos sa inyong mga gabayan ko siya na inyong banal na espiritu upang ang lahat po ng aming mapakinggan ay may tanim po namin sa aming isipan at magamit po namin sa aming pamumuhay bilang isang Kristiyano. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig po sa aming mga panalangin. Ito lamang po ang aming dalangin. At patawarin po kami sa aming mga nagawang pagkulang at pagkasala. Ito lamang po ang aming hinirap dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa ating mga kapatid na narito sa Zoom, sa mga kaibigan natin na nakasubaybay ngayon sa Sound Live page. Okay, narinig na po ba ako? Opo, opo sir. Okay, okay po. So, muli po, binabati ko po kayong lahat ng magandang gabi. Lalo na po sa mga nakasubaybay ngayon sa atin sa FB Live page ng Jordan Heights SDA Church. Happy Sabbath po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ikawalong gabi ng ating Family Evangelistic Meeting na may temang malusog at masayang pamilya. For more than a week, tayo po ay nakapakinig ng mga health lectures kung paanong mapapanatiling malusog ang ating mga sarili at ganun din ang ating pamilya. Sinusundan naman ito ng mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos na may kaugnayan sa pagkakaroon ng masayang pamilya. Ngayon po, bago ko po ihatid sa inyo ang ating huling paksang pangkalusugan, ay atin po munang i-recap ang mga nagdaang paksang pangkalusugan na ating napag-aralan. Handa na ba kayo? Upang mapanatili nating malusog ang pamilya, mahalagang isalang-alang ang una, letter N,
nutrition. Pangalawa, starts with E, exercise. Pangatlo, W, water. Pang-apat, letter S, sunlight. Pang-lima, letter T, temperance. Pang-anim, letter A, air. At kagabi, pang-pito, letter R, rest. At ang pang-walo po na tatalakayin natin ngayon ay nagsisimula po uli sa letter T, trust. Specifically, trust in the Lord. No? Maaari niyo pong isipin na wala itong kaugnayan sa kalusugan ng tao, pero napakahalaga pala ng bagay na ito upang tayo ay maging malusog sa kabuuan. Now, let me share to you my screen. Okay. Sandali lang po. At naka-disable po ang ating screen sharing. Sandali lang po ha. Okay. Ayan. Salamat po. Okay. Share. Ayan. So, ano po yung nabuo nating word? N-E-W-S-T-A-R. No? And letter T. Ang nabuo po natin ay new start. So, para sa ating pagpapanibagong pasimula, napakahalaga po ng pagtitiwala. Kanino? Pagtitiwala sa ating Diyos. At gaya nga po nasabi ko kanina, napakahalaga ng pagtitiwala. Truth is a basic human need. Why? Because meeting this need will develop what psychologists call secure attachments. If there is attachment, there is relationship. So, all of us trust something or someone. Hindi ako yung halimbawa. Kapag tayo po ay sumasakay sa sasakyan, nagtitiwala tayo na makakarating tayo sa ating paroroonan. Tama? Dahil kung hindi tayo nagtitiwala doon sa mismong driver na may hawak ng manibela, eh malamang hindi na tayo sasakay sa sasakyan na yon. Okay, another example. When we call the police, we trust that they will come to our assistance. Dahil kung hindi tayo nagtitiwala sa mga pulis, eh hindi na tayo hingi ng tulong sa kanila sa oras ng panganib. Now, here's a good illustration ng trust. Okay. So nakikita niyo po yung screen, no? Nakikita niyo po ang isang unborn baby na siguro hindi kayang maipanganak in a normal way. So a physician was performing a delicate operation to correct certain problems on an unborn baby. So as he cut through the walls of the uterus and placenta, ayan, nakikita nyo, the unborn little one wrapped his tiny fingers around the surgeon's finger. Ayan po, nakikita nyo po ang liit-liit na kamay ng unborn baby, no? Kumapit siya dun sa daliri ng doktor. Bakit kaya? His heart was touched as it seemed that even before birth, this little one trusted him. So we hope that as the child grows older, there will be a finger or a hand to hang on to. There's this one famous psychologist. His name is Erik Erikson. He originated the concept of the 8 important questions to be solved in life. Out of those 8 questions, ito ang isa sa nabigay niyang katanungan. Will it be trust or mistrust? The first and most basic dilemma that human need to decide is to trust or mistrust. Ito ang pangunahing kalituhan. Magtitiwala ba
o hindi. And even relationships are built on trust. Sino ba ang mga taong maaari natin pagkatiwalaan? No? We learn to trust people who are caring and sensitive to our needs, who prove to be trustworthy and dependable. We trust more those who are sympathetic, compassionate, and show they care by their actions. Kapag ang isang tao ay nagpapakita sa atin ng care, nakikita natin na siya'y maaasahan natin, mas madali po tayong magtiwala sa kanya. And to make it clearer, let us look at the definition of trust. So, narito po ang pakahulugan ng tiwala. Ang sabi po dito, trust is a reliance on a person or treatment. Confidence, to commit to someone's care for use or safekeeping. Therefore, trust is an important factor in holistic health. Now, the question is, whom can I trust? Kanino tayo magtitiwala? Myself? Sa aking sarili ba? Do I have the answers for life? For life's greatest problems? Or to humanism, sa tao? Can I trust human opinion when the crisis hits? There is this case study of a man who after 38 years found someone he could trust. Ang kanyang kwento po ay ating mababasa sa Biblia. Sa aklat po ng John chapter 5 verses 1 to 15, kinukwento po doon na may isang paralitiko, isang pilay. A crippled man who lies waiting by the pool of Bethesda. Pinagtutulong-tulungan siyang dalhin ng mga kaibigan niya doon. And he has been coming to this same place for 38 years. Ano bang meron sa pool na ito para ang taong ito ay magpabalik-balik doon ng 38 years? At ang sabi po doon sa tala, great multitude coming by the pool of Bethesda, karamihan po ay yung may mga sakit. The blind, lame, paralyzed. No? Kasi pinaniniwalaan po kasi ng marami na marami na ang gumaling doon. At sabi doon, for an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. So, the crippled man is hoping that when the waters ripen, someone would be there to help him, be the first one in so that he could be healed. Bagay na hindi niya magawa kasi nga sa kanyang kalagayan, pilay siya, hindi siya mauna-unang makamusong doon sa pool. There was no one to help him. So having been continually disappointed in the past, he is lying on his straw mat. Then one day, he looks up and sees a tender, compassionate face bending over him and asks him this incredible question. Do you want to be made well, to be whole? Ibig ko bang gumaling? Sadly, the crippled man responds as he looks up at this unknown speaker. Ang sabi niya, there is no one to help me get well. Wala nang sino man ang makakatulong sa akin upang gumaling. Then, Jesus speaks gently with a tender smile. Sabi niya, rise, magtindig ka. Take up your bed, no? Buhatin mo yung higaan mo and walk, no? Lumakad ka. Naalala niyo ba ang ginawa
ng taong ito nung marinig niya sinabi ni Jesus? He trusts the command. Instantly, agad-agad, walang paimbot-imbot, walang patumpik-tumpik. Every nerve and muscle thrills with new life, no? Nagkaroon ng panibagong buhay ang kanyang mga ugat at ang kanyang mga kalamnan. And healthful action comes to his crippled limbs. He finds himself an active man. The crippled man is no longer crippled. Hindi na siya pilay. He can walk. He can jump. He rejoices in his newfound powers. Joy floods his heart. Sa puso niya talagang nag-uumapaw ang kaligayahan as he hastily makes his way to share the good news with his astonished family. Pansinin po natin ang katangian ng taong ito. The crippled man trusted. Siya'y nagtiwala. He believed, naniwala siya. He took action. Kumilos siya. Agad-agad, di ba, nung sinabing tayo, tayo. He willed to get up and he did get up. And he did walk. Dahil ginusto niyang tumayo, siya po ay nakalakad. Jesus spoke directly to the man's will. Can you trust me? The man is ready to be healed and doesn't even question Jesus. Kaya siya ay gumaling. But what if that man had doubted that Jesus would heal him? Paano kung hindi siya nagtiwala kay Jesus that time? What if he had said, well, heal me first and then I'll try to get up, no? Eh, paano nga naman ako makakatayo? Eh, pilay ako. Eh, pagalingin mo muna ako at saka ako tatayo. Hindi ba po ganito po yung karaniwang pangangatwiran ng tao? But this man fully trusted and was fully healed. It is interesting that Jesus often said to those he healed, sa lahat ng mga pinapagaling niya, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Kapatid, kaibigan, if you are suffering some health problems, is that the request of your heart? Yan ba talaga ang inanais ng iyong puso? Are you saying, that's what I want? Full healing, full recovery? I want to be made whole. Kaibigan, ultimate trust is a transaction in which through a sovereign act of the will, we place our lives unreservedly into the hands of our Creator and Redeemer. Trust is a measure of relationship. At the heart of relationship is trust. Katulad ng paralitiko. The paralytic trusted Jesus and his life was changed. He put his health in the hands of the great physician. Now, in order to fully trust, we need to put away anything that blocks that relationship. Tulad ng ano? Pagdududa. The crippled man at the pool of Bethesda trusted Jesus and his life changed. Inilagak niya ang kanyang kalusugan sa kamay ng ating dakilang manggagamot. Tayo din po, mga kapatid. We can put our health concerns in the hands of Jesus. Kahit ano pa yung iniinda mo sa iyong katawan. Paano? Through prayer. No? Apart from the book of Psalms, which is a prayer book all its own, alam niyo po ba na more than 650 prayers are recorded in the Bible? No? Kung tumutugon ang Diyos sa panalangin ng ating mga kanino-ninuan, no, nung panahon pa
nung unang panahon pa, panahon pa ng Old Testament, no? How do you think He will answer the sincere prayers of His children today? We too claim promises in our lives while we are participants in God's plan. The most powerful kind of prayer claims God's promises because He is trustworthy. We can trust Bible promises. The Bible is full of promises. In the book of Psalm, chapter 119, verse 40, David wrote, "Your promises have been thoroughly tested, and your servant loves them." There is no limit to God's power. There is no limit to what God can do for me or to what God can do for you. There is no limit to what God can do through me for others. Our loving God has indescribable, incredible, extraordinary means for meeting our desires and needs. And that is, if we make known our request to Him. Kung sasabihin natin sa Kanya ang lahat ng ating mga kahilingan. There is nothing too difficult for God. May mahirap ba sa Diyos? He has thousands of ways to help us. With His dynamite power, He is able to do anything and to accomplish all He sets out to do. We get better acquainted with God by talking with Him in prayer and by listening to Him speak to us in the Bible. Ano sabi? Nangungusap tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin. At nagsasalita naman siya sa atin sa pamamagitan ng Biblia. So prayer, studying the Bible, and claiming Bible promises help us to establish and maintain a living relationship, a personal friendship with God. Harvard professor Herbert Benson researched the clinical effects of prayer. Diba? Sabi nila, yung iba, yan ang iniwala sa prayer, no? Hindi daw scientific. But then, oh, si Professor Herbert Benson, he made a research. At ito ang kanyang napatunayan. He found that prayer slows down one's metabolism. Prayer amplifies brainwave frequency. What else? Reduces blood pressure. Reduces the rate of breathing. Causes feelings of internal calm. Improves general health. Oh, napakaganda, di ba? May nagagawa ba ang prayer sa ating kalusugan? Yes, malaki ang nagagawa ng panalangin. Now, paano? When our lifestyle harmonizes with our prayers, then the physical cooperates with the spiritual, emotional, and relational powers in our healing. Nagdadasal nga tayo, pero patuloy naman tayo sa pagkain ng mga bawal na makakasama sa kalusugan natin. Patuloy naman tayo sa pagpupuyat. Patuloy tayo sa paninigarilyo. Patuloy tayo sa pag-inom ng alak. Hindi po sa atin na darating ang kagalingan. Hindi po ba? Kailangan ang ating lifestyle ay mag-harmonize ating mga panalangin. Brothers and sisters, we need to cooperate with our prayers. God always answers trusting prayers for healing. Yung nananalangin na nagtitiwala.
Sometimes there is immediate physical healing. Sometimes healing comes slowly, but often prayer brings us emotional and spiritual healing. We are trusting God to meet our greatest need. We need to trust someone who is always there to help us. We cannot always trust in the police. They may arrive too late. Sa mga pelikula nga, madalas sa papanood natin, dumarating ang police, tapos na yung krimen. No? We cannot always trust in the burglar alarms. They can go out of order. Pwedeng masira. We can't always trust in armies and navies. Bakit? They are subject to defeat. And we cannot even trust in our own strength. It may diminish. We need a trust that the devil cannot disturb, that jealousy cannot char, that death cannot deny, that sickness cannot subdue. We need trust that transcends human understanding, and that is trust in God. We live in a world of lies. It is a lie that the secret of happiness is trust in yourself. There are also many lies about God. Mga kapatid, mahal ka ng Diyos. Magtiwala ka lamang sa Kanya. And this should be our prayer. Father God, you are trustworthy and faithful. I choose to trust you with my daily battles, for nothing is too difficult for you. Guide me to the promises in your word that will give me hope and help when I need them. I desire to fully trust you, for I know you will protect me from my own foolish ways. You are the God of the impossible. I am so thankful that I can trust you. Amen. Mga kapatid, sana po ay matutunan natin ngayong gabi na magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at happy Sabbath. Nagkasala.
Magandang gabi po sa ating lahat. Malakas po ba ang audio? Opo, sis. Okay. So, magandang gabi po sa lahat at happy Sabbath. Sa buong isang linggo ay natunghaya natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamilya. Jesus cares for you as much as He cares for your family. So, ngayon po ang ating topic. I-share ko po ang aking screen. Ayan, isang bagong pasimula, hamon sa pamilya. Itinuturo ni Jesus ang isang bagong pasimula na mahalaga para sa pamilya. Kagaya ng isang bagong panganak na sanggol, bawat isa sa atin ay inaanyayahan ni Jesus nang magkaroon ng isang bagong pasimula or new birth. Kagaya ng sinabi kanina ng Sister Julie, sa buong isang linggo ay natunghaya natin sa ating health lectures yung acronym na New Start. At ngayon nga ay patalakayin natin kung ano ba itong bagong pasimula na gusto naman ng ating Panginoong Jesus sa ating espiritual na pamumuhay. So as a human, tayong lahat ay merong two things, at least two things in common. Una, tayong lahat ay ipinanganak. Pangalawa, tayong lahat ay ipinanganak na makasalanan. Ang sabi sa Romans 5:12, basahin ko po, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So ito po ang isang katotohanan sa bawat tao. Lahat po tayo ay nagkasala. Kahit gaano natin simulang magbago sa sarili natin, mahuhulog at mahuhulog tayo sa kasalanan. Dapat nating maintindihan na mula nang magkasala ang ating unang mga magulang na si Adan at Eva, ang sangkatauhan ay minana na ang makasalanang likas. Every human has now a tendency to commit sin. Sa ating sarili, we cannot resist evil because this is our nature, ang makasalanang nature. At ang kasalanan ang sanhi kung bakit marami ang pamilya ngayon ang nangongroblema o nasa gitna ng mga problema at nasisira. Subalit, isang magandang balita ngayong gabi dahil hindi tayo iniwan ng Diyos sa ganitong kalagayan. Ang sabi sa mga awit 127:1, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang magsisigawa ang nagtatayo. So mga kapatid, mga kaibigan, handa ang Panginoon na itayo ang bawat tahanan. On our own, sa ating pagsusumikap, lahat ay baliwala. Subalit kung kasama ng pamilya, magiging masaya. Basahin natin ang Acts 16:31, ang sabi dito, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Yes, my brothers and sisters, hindi lang makalupang kaligayahang pampamilya ang inanais ng Diyos sa bawat tahanan. Gusto niya tayong bigyan ng buhay, buhay na walang hanggan. Sinabi nga ni Pablo sa Acts 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Napakaganda mga kapatid. Talagang concern ang ating Panginoong Jesus sa bawat sambahayan. Gusto niya na lahat ay maligtas at walang miyembro ng ating sambahayan ang hindi makaalam, ang hindi makapaniwala o makapanampalataya sa Kanya at hindi maligtas.
Subalit paano ba tayo magsisimulang manampalataya sa Diyos? Kung patuloy tayong namumuhay na merong natural na tendency para magkasala, paano tayo magsisimula at paano tayo lalapit sa ating Panginoon? Patuloy nating alalahanin na kung hindi ang Diyos ang nagbuo ng tahanan, ay baliwala lamang ang mga effort natin. Malibang ang Diyos ang magtatag ng ating puso, ay hindi tayo magtatagumpay sa pagbabago. Sinasabi sa John 3:3, tumugon si Jesus at sinabi sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya maaaring makita ang paghahari ng Diyos. Dito ay binabanggit ang pagkapanganak na muli o new birth. Kanina ay binabanggit natin ang bagong pasimula at ngayon naman ay ang bagong kapanganakan. Ano ba ang ibig sabihin ni Jesus sa mga sinabi niya rito? Basahin natin ang 2 Corinthians 5:17. Sinasabi dito, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang pagkapanganak na muli pala ay nangangahulugang nagiging bagong nilalang tayo. Totally new. Nawawala na yung dating pagkatao at binibigyan tayo ng Diyos ng bagong pagkatao. So ito pala yung solusyon sa katanungan natin kanina na paano tayo magsisimula gayong tayo ay nasa likas na makasalanan. Yung nature natin to commit sin. Bibigyan pala tayo ng bagong likas, ng bagong pagkatao. Kung dati ay mainitin ang ating ulo, kung dati ay madali tayo ma-irritate, kung dati ay kung ano-ano yung mga agad-agad nating nasasabi sa ating kapwa, aalisin ito ng ating Diyos sa atin. Minsan sinasabi natin, ganito talaga ako, ito na ako eh. Take it or leave it. Mga kapatid, pwede tayong mabago. God can change our heart. God can change our character. God can change our attitude. Napaka makapangyarihan ng ating Panginoon. Nilalang niya ang buong sanlibutan sa pamamagitan lang ng kanyang salita. He is so powerful. Can he not change your heart? Hindi ba niya kayang pasukin ang ating mga puso at baguhin ito at bigyan tayo ng malinis na puso? Mga kaibigan, allow him to change your heart. Na mabago ang ating mga puso para sa ating pamilya. O marahil naman, iniisip natin na maayos naman ako. There's nothing wrong with me. Marami sa ating mga kapatid ang nag-iisip ng ganito. I handle my family well and we are okay. Ang sabi pa ng iba, naniniwala naman sila sa Panginoon. Pero yung mga bagay na ganito na pinag-aaralan natin buong isang linggo na, ang sabi nila, hindi na muna nila siseryosohin. Delay muna. Okay pa naman ang buhay namin. Maayos kami, ang sabi nila. Pero mga kapatid, kung ganito ang nasa isipan nyo ngayon, kung ang nasa isipan natin ay hindi ko pa kaya ngayon, hindi pa ako ready ngayon, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, ngayon na ang panahon upang magpasya tayo na isuko sa Panginoon ang lahat-lahat sa ating buhay. Hindi natin hawak ang bukas, lalo na sa ngayong panahon na panahon ng pandemic. Maaring tayo ngayon ay okay, pero hindi natin alam kung hanggang kailan tayo okay. Hihintayin pa ba natin na hindi na tayo okay bago tayo lumapit sa Panginoon? We cannot assure tomorrow, but one thing is sure with God. If you come to Christ and be united with Him, He will save you. Not just for this temporal world, but in eternal death.
Kaya nga mga kaibigan namin, inaanyayahan namin kayong makiisa, maniwala at tanggapin si Jesus bilang personal na tagapagligtas. Ilan sa mga miyembro ng inyong pamilya, ng ating pamilya o ating mga kaibigan ay nagpasakop na sa ating Panginoon at ngayon ay naglilingkod sa ating Panginoon. At sila nga ang dahilan kung bakit narito kayo at magkakasama tayo at isang linggo na tayo nag-aaral. Sapagkat ninanais namin na ang bawat miyembro ng pamilya ay makasama na naglilingkod at nagpapasakop sa ating Panginoong Jesus. Nais kong ibigay sa inyo ngayong gabi ang tatlong katotohanan ng sinasabi ng Biblia sa pagpapahayag ng pakikiisa kay Jesus. Una, ang bagong buhay kay Kristo Jesus ay nangangailangan ng bagong kapanganakan. Dahil sa ipinanganak nga tayong makasalanan, yung sinasabi ko kanina na meron tayong tendency to commit sin, kahit sabihin natin na babaguhin ko na yung sarili ko, hindi natin kaya kung sa sarili lang natin. Nangangailangan tayo ng bagong kapanganakan ang bawat nagpapahayag ng pakikiisa kay Jesus. Babasahin ko ang nasa Romans 6, 3 and 4. O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na mga nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo inilibing sa nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga batay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. So ipinaliliwanag po dito na ang tungkol sa bautismo. Ang bautismo ay nangangahulugan ng pagbabago. Ang lumang sarili ay inilibing na at aahon ka sa tubig na merong pagkataong bigay ni Jesus. Subalit, maaring isipin natin na kailangan ba talaga ito? Kailangan ba ito sa aking paglapit kay Jesus na tayo ay mabautismuhan? Baka pwede namang maniwala na lang muna ako ngayon at saka ko na i-decide na magpabautismo. Ang sabi sa Mark 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Mga kapatid, it is necessary. Mahalaga ito. Ito ang pagpapakita natin na binago na tayo ng Diyos. That we are not ashamed to present ourselves in the public, that we are a changed man. So uulitin ko po mga kapatid, ang bautismo o ang pagpapabautismo ay nangangahulugan na yung dati nating pagkatao ay ilulubog na natin, ibabaon na natin, ililibing na natin at aahon tayo bilang isang bagong nilalang binago ng ating Panginoon. Pangalawa, ang bagong kapanganakan kay Kristo ay kapanganakang bumabago sa iyong pagkakakilanlan. Mula sa pagiging estranghero sa harap ng Diyos tungo sa pagiging anak ng Diyos. 1 John 3:1, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga dahil dito'y hindi na tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. So sa pamamagitan pala ng bautismo, sa pamamagitan ng paglapit at pagpapasakop natin sa ating Panginoon, binibigyan tayo ng bagong identity. 'Di ba nga ang isang bagong silang na sanggol ay binibigyan ng bagong pangalan. Hindi naman siya dahil bago siyang nilalang, bago siyang pakapanganak, bibigyan siya ng bagong identity.
At itong identity na ito na bago, ang sabi dito ay ibibilang tayo bilang mga anak ng Diyos. Hindi na ang dating pagkataong bugnutin, hindi na ang dating pagkataong madaling magalit, mayabang, kundi bibigyan tayo ng bagong pagkatao ng ating Panginoon. Ezekiel 11:19-20, bibigyan ko sila ng bagong puso. Ito yung maganda, mga kapatid. Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin upang lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sumunod sa aking mga utos. Sa gayon magiging bayan ko sila at ako ay magiging Diyos nila. So tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos, anak ng liwanag. Bibigyan niya tayo ng bagong puso na merong kakayanang gawin ang tama at iwaksi ang kasalanan. Madalas ay naririnig natin na sinasabi ng mga tao na ganyan talaga, tao lang ako, nagkakasala. So ito, mga kapatid, ang sinabi ng ating Panginoon. Bibigyan niya tayo ng bagong puso at bagong espiritu na gumawa ng mabuti. Naguwin ang kanyang mga alituntunin. Magiging mahirap ba sa atin na gumawa ng mabuti at gawin ang alituntunin ng ating Panginoon? Hindi na, mga kapatid, kung tatanggapin natin yung bagong puso at bagong espiritu na ibinibigay niya sa lahat na merong nagpa siya na magkaroon ng pagpapanibagong sigla. Pangatlo, ang bagong pagkakilanlan kay Kristo ay nagpapakita ng makabuluhang pamumuhay. Ano naman ito? Galatians 3:23, ang sabi dito, sapagkat ang lahat ng binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. So ito na nga po, mga kapatid, hindi lang sa binigyan tayo ng bagong puso at binigyan tayo ng bagong espiritu, binigyan tayo ng bagong pagkakakilanlan, tinatawag na tayo mga anak ng Diyos. Yung lumang pagkatao ay wala na sa atin. Ngayon, yung character ng ating Panginoon, yung kanyang ibinibihis ay ibibigay sa atin. Ano po ba ang character ng ating Panginoon? Ano ba yung ibinibihis ng ating Panginoon? Ito po ay walang iba kundi pag-ibig. Ang isa palang Kristiyano na nagsasabing nagpasakop na at tumanggap na sa Panginoon bilang kanyang personal na tagapagligtas at nabautismuhan na, ay isa nang nilalang na mayroong pag-ibig. At ito ay magiging kapansin-pansin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Lahat ng pagbabago ay mangyayari dahil ito ang kalooban ng Diyos sa atin. Mga kapatid, maraming katotohanan ang napakinggan natin sa buong isang linggo. Mga katotohanan na maaring bago sa atin, maaring dati narinig na natin, pero ngayon ay mas ipinaintindi sa atin ng Holy Spirit kung ano ang kahulugan nito sa ating buhay. Ano nga ba ang saloobin ng langit kapag ang isang tao ay nabautismuhan? Nais kong basahin ang nasa Mark 1:11. Ito yung panahon na nabautismuhan ng ating Panginoong Jesus. At pagkatapos noon, ay narinig ang tinig na galing sa langit at sinasabi, ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. So ito yung approval ng ama ng bautismuhan ang kanyang anak. At sinabi rin sa Luke 15:7, sinasabi ko sa iyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa siyam na taong matutuwid na hindi nangangakakailangan ng pagsisisi. Mga kapatid, masaya ang langit kapag merong isang makasalanan na nagsisi ng kanyang kasalanan.
Masaya ang langit kapag merong isang nilalang na nagpasakop sa Panginoon at nagpabautismo at tumanggap sa kanya bilang personal na tagapagligtas. Sinasabi dito sa John 10:27, dinirinig ng aking tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. So bawat isa sa atin na tumatanggap sa ating Panginoong Jesus ay kagaya ng kanyang mga tupa na naririnig ang tinig niya at tumutugon sa kanyang mga panawagan. Pakinggan natin siya, mga kapatid, mga kaibigan. Tumatawag sa atin ang ating Panginoon. Tumatawag ang ating Panginoon upang tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Upang tayo ay magtiwala sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang pag-ibig sa atin. Tumatawag ang Panginoon sa atin ngayon upang tayo ay magdesisyon. Isang desisyon na ating panghahawakan upang ipasakop ang ating buhay sa ating Panginoon. Mga Gawa 16:31, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ninanais ng Diyos na maranasan ng bawat kaanib ng pamilya ang karanasan na isang bagong pagsimula kay Kristo Jesus. At yan, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos sa bawat pamilya na meron tayo ngayon. Mahal na mahal ng Diyos ang bawat pamilya at walang miyembro ng pamilya na nais ng Diyos na mapahamak, kundi ang bawat miyembro ng ating pamilya ay makakilala, manampalataya, at sa huli ay mailigtas tayo at ang lahat sa ating pamilya. Muli po, magandang gabi sa ating lahat at ako'y umaasa na sa pagpatnubay ng ating Panginoong Jesus at ng Holy Spirit, ang bawat isa sa atin ay magpapasya na magpasakop sa Panginoon. Magandang gabi po. Mga anak, mga magulang,
inyong kaligtaan. Naituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Naituro ang salita ng Diyos sa inyong mga anak. Tayo po ay yumukod sa panalangin. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Ngayong gabi po ay nagpapasalamat kami sa patuloy na pagtawag niyo po sa bawat isa sa amin, sa patuloy na paanyaya niyo sa bawat isa sa amin upang magpasakop kami sa inyo. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na hindi niyo kami iniiwan at hindi niyo kami sinusukuan, Ama. Patuloy nga po namin dinadalangin ngayong gabi ang bawat isa sa amin na narito, ang aming mga kapatid, ang aming mga kaibigan. Ingatan po ang bawat pamilya. Ingatan po ang lahat ng miyembro ng pamilya. At kung meron pong miyembro ng pamilya na may sakit sa gabing ito, Panginoon, kayo po ang sumama sa bawat nahihirapan. Kagaya po ni Tatay Felix, samahan niyo po siya at ang Bautista family. Nawa po, Panginoon, ay patuloy siyang pagalingin at patuloy na ang kalooban niyo ang maghari sa bawat pamilya na narito. Patuloy nga po na dalangin namin, Panginoon, ang ginagawa namin pag-aaral na ito, na sa pagtatapos nito bukas, kayo po ang sumama sa amin at kayo pa rin po ang magpatnubay sa bawat isa sa amin upang magkita-kita pa rin kami bukas at patuloy na mapag-aralan ang inyong salita. Ito po ang aming hinihiling na dalangin, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po, napaganda ng ating mga topics ngayong gabi. Ninanais ng Diyos na maranasan ng bawat kaanib ng pamilya ang karanasan ng isang bagong panimula. Ang sabi nga po sa Acts 16:31, at kanilang sinasabi, mananampalataya ka sa Panginoong Diyos at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Amen. Believe and trust God upang pangunahan tayo sa pamamahala, upang magkaroon ng masaya at malusog na pamilya. Amen. At muli po, sama-sama ulit tayo bukas sa ating panghuling gabi sa pag-aaral ng paksang bubuo sa ating malusog at masayang pamilya. Pagpalain po tayong lahat ngayong gabi at magandang gabi po sa lahat.